Nandiyan na pala kayo? Oo, stress tayo kasi tignan nyo naman, oh! Ang dami na namang mga fake news sa feed ko. Ang nakakaloka pa, mga kakilala ko pa ang nagsishare. Uy, totoo yan! Yan din yung sinabi ng tita ko sa akin tsaka shinare yan sa akin ng lola ko sa messenger eh. Oh, totoo yan! Oh, pero hindi ko pa nabasa. Pero alam ko totoo yan. Is this true? What? Share. Share. Ay, I'm so sorry, my amiga texted. Kasi naman, I'm not sure if this is true. I'm just keep on sharing. Kayo naman, oh. Men, nakita mo yung bagong trend sa TikTok? Gagi, oo, ganda. Pero sure ka doon? Parang di ako sure eh. Check natin. I am meeting this best of mine ng college para tulungan tayo bakit ang dali maniwala ng mga Pilipino sa fake news. Mind you ha, it's not just my amigas from exclusive villages. Siya ay the director of the Development Studies Program of the Ateneo de Manila University at TOIME awardee pa. Ladies and gentlemen, Professor Jail Cornelio. OMG! Hello! Yes, it's been a long while! My God, I know! How are you? I know, you look glamorous. Oh, thank you. You look so fresh. That's what they say, but it must be your purse. Oo, parang ano ah, bagong pitas na strawberry sa Baguio. Alam mo, this is a very good conversation ngayong araw na ito, Jail, because we will talk about information, true information, debunking fake news, and of course, pag-uusapan natin bakit tayo hindi dapat maging biktima ng fake news. But dahil dyan, meron akong question for you. Game! I'm ready for your questions, my besh. Bakit madaming or madaling mabiktima ang mga Pilipino ng fake news, you know? And, you know, is chismis familiar to fake news? Nako, in a way, you can say the same thing, di ba? They are the same thing. Pwede yung chismis, di ba? Parang, uy, alam mo, ito yung nangyari talaga. Sensational, controversial, yung hindi masyadong pinag-uusapan, pero alam ng lahat. Diba? Ah. And I think that's how fake news operates, diba? Na parang, actually, ganito talaga yun na to ang nangyari eh. Ah. So forget the fact na hindi siya totoo, pero sensational. It appeals to your emotions. So when there's sensation, there's also an emotion. Kaya nagpa-fire siya. Exactly. Kaya pag sinasabi natin mga fake news, so dapat i-correct daw if a fact check, diba? I actually don't subscribe to that. Ako bilang isang sociologist, dapat tingnan natin bakit kumakagat ang fake news sa mga tao. It's not only because they're stupid, it's because it resonates with what they feel about politics, society, mga nangyayari sa bansa natin. Excite ka dun sa... Ano tawag nito? Clickbait. Na-clickbait ka. Share mo agad. Kaya nga agad din yung ginagawa na ibang mga social media platforms ngayon, di ba? Na bago mo i-share, tatanungin ka muna niya, would you like to read the article first? Kasi alam nila na maraming mga tao, maybe Filipinos, share agad. Without necessarily having read the article. Pwedeng na-excite siya. Or more importantly, it simply validates yung mga political biases na meron siya. O see, sabi ko na nga ba, share! The eye moment would be, bakit naniniwala ang mga Filipino sa mga fake news tungkol sa mga Marcoses? Ang tingin ko kasi sa fake news, hindi lang siya about what's true and what's not true. Bilang isang sociologist, ang tingin ko sa fake news, para siyang worldview. Para siyang grand way of understanding reality. At ano yung worldview? Yes. Gusto ng mga Pilipino na bumalik sa isang panahon na great ang bansa natin. Masama ang loob ng mga Pilipino na ito yung kinahinatnan natin after 1986. Whether we like it or not, yun yung nararamdaman ng mga tao. So mag-appeal talaga sa kanila yung ganong klaseng naratibo na we were once great and then we lost it and then they maligned this family and now the family is back to reclaim the greatness. Now, given that example at since na-mention mo, Besh,
na it's a worldview. Yes. A lot of people on social media who spreads fake information online, yes, bakit daw sinasabi na tinago lang daw ng mga Marcoses ang mga sinasabing ill-gotten wealth at ibabalik din sa ating bansa? Totoo ba yun? Ay, tinago nila, totoo yan. O, tinago, tinago nila. Okay. Tinago nila yan, totoo yan. Na kaya nga nasa Switzerland, diba? Oo. Nasa Swiss. So, tinago talaga nila. I mean, hindi naman tatawag ng ill-gotten yan kung hindi naman tinago in the first place. Pero, even our Supreme Court has already made a decision about this. Na meron talagang ill-gotten wealth. Billion-billion ang ninakaw nila. Can anyone refute that? Nobody can refute that. No? Mm-hmm. Alam natin lahat yun. Pero ang mahalagang tingnan natin dito is that the irrefutable fact is that ill-gotten wealth was taken by the Marcoses from the Filipino people. Mm-hmm. Hindi naman mangyayari lahat ng yan kung walang ninakaw. Mm-hmm. Tapos at the same time, alam din natin na may mga ibinalik. Mm-hmm. Ibinalik sa atin. Nakuha yan ng PCGG, yeah, no? Mm-hmm. In the course of time. So bakit may ibabalik kung walang kinuha? Claro, right? Yes. And another one, no, JL, thank you for that. Fake news din ata yung napanood ko na shinare sa akin ng mga amigas ko, and I called them out, no. Sa TikTok kasi medyo kumakalat, diba? Madami, even in YouTube, but you know, with the rise of TikTok, may marami ring mga ganyan. Sabi nila, ideal daw, super ideal daw ang peace and order sa bansa during Marcos years. I mean, back in the day na hindi pa masyadong uso ang social media, may ganyan ng mga chismis, pero they were not as pervasive as they are now. Kasi siguro yung source of information natin noon na yung textbook, yung mga libro. Ngayon kasi, parang idaan mo lang sa TikTok with all the entertainment and the glamour. Parang, oo nga, no? So, pati yung peace and order situation, iisipin ng mga tao, ang gulo-gulo na kasi ng Pilipinas ngayon. Mm-hmm. Ang problema kasi sa Pilipinas ngayon, masyado tayong democratic. Mm-hmm. Hindi tayo sumusunod sa mga batas. Kaya kinakailangan natin ng katulad ni Marcos. Mm-hmm. And babalikan nila yung panahon na yan. Ay, oo naman, may curfew eh. Mm-hmm. Oo naman, marami yung mga pinaghuhuli eh. So, anong nangyari? Marami natatakot. Yeah. Pero ang perception nila doon, ang reporting ng press na kontrolado ng mga Marcos noon ay peace and order. Sa ilalim ng peace and order na yon, takot. And I think the responsibility, while it rests on the social media platforms on one level, I also think na meron din tayong responsibility to talk to one another. Yung pinag-usapan natin kanina, to, wait a minute, nabasa mo ba? Wait a minute. Pinag-isipan mo ba? Pag-usapan muna natin. Chinek mo ba? Exactly. Right? Tama ba ang source exactly niya? Exactly. Hindi yung na-excite lang. Yes. Because it validates your feelings or it validates your worldviews. Kaya fact-checking is really important, no? Kumakagat nga yung mga fake news na ito kasi may disappointments yung mga tao eh. I am very sure na masama ang loob nila sa mga nangyayari ngayon. Parang sasabihin nila, I'm very sure sasabihin nila, ano ba nangyari mula 1986? Ano ba nangyari? Di ba parang ganun pa rin naman? Di ba mas lalo lang tayong gumulo? So merong ganong klaseng emotional dispositions na tingin ko dapat i-validate na natin. Totoo yan. Pero sa tingin mo ba, mas maganda talaga yung panahon noon? We will elect the next leader of our country, right? At dahil dyan, magkakape ulit ako. Yes. Paano nakaka-apekto, Besh, ang fake news sa ating halalan ngayon? Kasi, grabe, it's very rampant for the past 2 years. Yun na nga. Sa tingin ko, hindi to referendum ng kung tama ba o mali ang mga Marcoses. Referendum ito sa kapangyarihan ng disinformation upang kontrolin ng ating lipunan. Magpapatalo ba tayo? Of course not. Do we want to allow that to happen? Do we want allow lies and deceit to take over our consciousness, our conversations, our political choices? At ako bilang isang sociologist of religion, do we also want disinformation to take over our moral choices? Kaya kayo sa ating mga viewers, ngayon nalaman na ninyo, 'di ba? Bakit kailangan natin magnilay-nilay? 'Di ba? Bakit natin kailangan mag-reflect at pag-isipan mabuti? Lalong-lalo na tayo ay boboto. And I am gonna vote, 'di ba? For what is right. Of course, because I want better future for my Cassandra and Roberto. How about you?
Do you want a better future for the Philippines? I am... Yes. Yes. There's no other way to put it, my Besh. Of course. Thank you so much, Besh. Now you know how to verify kung fake news ba what you're watching or reading online. Huwag maging source ng mga fake news, mga sis.